oh, yung Chang'o natin na huling pinick, no? Hindi ko pa oh, in-expect. Okay. Actually, ang in-expect natin, di ba, si Cecilion. Cecilion nga eh. O kaya Kakir, Carmilla. So, oh, okay. Gusto kong makita kung paano nila gagamitin, no? Itong Chang sa ganitong klaseng lineup. Siguro may part dyan tinapatan dito na SGD Omega, yung long range firepower ng isang Parsa. Mm-hmm. Kaya pumik sila ng Chang'o. We'll see kung sino yung mas magiging effective sa kanila mga long range damage. Yan. Yes. And ako makikita mo naman parang Prof Dino, usually ang pangontra sa isang Uranus no, is an Esmeralda. Pero right now, Chang'o yung pinagtapat dito ng SGD Omega doon sa baba. And both of our teams right now doing the 1-3-1 lineup. Oo, pareha sila isa sa pinakamagaling gumalaw in terms of the 1-3-1. Isa nga rin sa ang Blacklist International gusto kong pinanonood. Pero hold that thought guys, medyo aggressive si Haze dito trying to snatch si Lito. Mm-hmm. Si Little Wanderer, yung batang Repolyo. Yung batang Repolyo dun sa mid side dito. Ayan, tamang tumatan siya na naman. The 3-man rotation going for... Hindi, 4-man na ata to. Yes, they're going in for the 4-man rotation in a switch from Cho. Going mm-hmm. in the mid. And kung titigan mo, hindi na masyadong priority pick ang isang Cho, tapos si Aqua pa yung gumamit. Gumamit, yes. Last time, pina-fall nila si Aqua. Now, that's different. That's very different sa mismong galaw ng usual Blacklist International. Yes. I think na meron silang ginawang pagsasana. I think pinracklist nila pang-iwas sa mga possible counters sa mga ginawa nila dating lineup. Pinag-isipan na nila maigito pero right now, look at his harassing Honda Beast dito. Kalahati na lang yung buhay ng Kaja natin and disengage coming from both of our teams. Ay, daming galaw ni Aqua. Parang sinat call out muna tapos magpa-level 4 ka na muna agad. Ano siya doon mm-hmm. eh? Babackup siya dapat and trying to clash. Then sudden change of decision. Bigla siyang bumalik sa mid. And now it's, I think, Leyan. There you go. Level 4 na dito. Si Aqua from the backlines. Look at that knock-up wave. The dragon natin dito kay Honda Beast. Pero wala pa siya dito pang snatch. Trying to knock-up. Hit from the front. Oy! And there you go. Pinaluunan na ng mga butterflies in their stomach. Si Kenji doing a great job. Binaman talaga. Napakaganda ng pagpasok dito ni Paring Toshi. The falling star moon. Doon sa main likod, causing the death of Aqua, and that would be our first blood, mga ibigan. SGD Omega taking the lead. Okay. Now, napansin natin na last time yung mga emblems nagbago. Ang mm-hmm. ang Blacklist International, hindi talaga sila gumugo masyado sa Claude. Pinag-aralan ko yung picks nila last time. Lagi nilang pag pinantatapat sa Claude is the Bruno. Ganon sila katiwala sa critical ng Bruno na kayang tumapat sa mid. Early to mid game laban sa isang Claude na kailangan at least 2 core items bago sa mo pumalag and the positioning para mas masulit mo or ma-maximize mo yung burst damage coming from the Blazing Duet. Yes, tama ka naman dyan. Pero parang Prof B, look at what is happening on the map right now. The turtle is now up at wala pang kumukuha dito but he is with the bouncing ball set just up to harass killer. Nakabot, pero huli doon. Parang Toshi will try to run away. Hindi naman dito. Uy, actually, tinamaan ni Paring Edward with the ultimate. That would be 1-for-1 na. Sumapit. Yung kill natin for both of our teams. Pero, the turtle is now being taken by Blacklist International. Medyo wala pa atang... Isolation play! Bang! Nakuha si Uranus doon. Si Uranus nakuha. And nakap coming from... He trying to defend the top turret. Tito Kenji trying to focus fire. 4-man rotation para sa side ng Blacklist International. Pero hindi ito maganda. Malaking space ang nakuha ni Hajizi doon. Ilang wave ang dumaan plus the turret na naispatan niya doon. Now medyo advance ang SGD Omega ng isang ikot against Blacklist International kasi hindi pa nila nakukuha ang tore doon sa topside. And look at the item dito Uy, naku po, pero dalawang ultimate ang gagamitin dito para lang makuha yung ating si Aqua. Oh, with the flicker basic attack. That was actually a very nice play coming from Aqua securing a kill. No, hindi lang siya yung namatay. Sinigurado niya na bawi yung ginawa sa kanyang pagpatay. Kumbaga, isasama kita sa hukay. Pero look at the items, guys. Wala pang notable core item dito. Raptor. Machete lang kay Bruno. And I think going for the end battle ata. Hindi ko sure. Mm-hmm. Pero nauna, ang Demon Hunter. Nauna. Yeah, GZ. Yes, no, actually yun yung gusto ko sabihin kanina na Hajizi, hindi niya binuo yung jungle item niya into the fully build the Hunter's Machete dito, Raptor's Machete. Instead,
nag-focus up siya on building yung Demon Hunter sword niya completely. Kasi alam naman natin kung gaano kakunat yung kalaban niyang Uranus, no? He needs that damage. Oo, alam naman natin na parang isa sa core item na pang-counter sa mga malalaking buhay ang Demon Hunter sword. That's a good itemization choice. Proper arsenal na lang para sa mga makalamang or makasabay nga sa isang early to mid-game Riddler or Bruno against sa Claude. Look at the rotation. Medyo tahimik for both sides. Score natin 2-3 max and lamang ang SGD ng like around 3,223. Yun naman talaga yung inaantay ko, yung mga calculation natin, kaya tinatawag na profi eh, no? Pero look, ayan na. Delikado yung kalagayan, parang tolosin, pero tamang disengage lang. Turtle is now up for grabs and is waiting to be taken, pero mukhang magkakaroon tayo ng kagawan dito. Bang! Para profi, yun ang kumalo na. Win the ultimate, dalawain sa naman, pero Purify will be activated. Volley Samuel coming from Tosh, he will secure another kill for Blacklist International, but Honabiz is being chased by Kenji. Kenji with the ultimate dito, tamang ratatang, pero hindi niya tataman. Aqua, with the way of the dragon, look at that combination coming from Blacklist. Internation, wala ejector. Medyo naglag si Paring Haze doon. Grabe naman. That is 2-for-2. In favor of no one. Nako po, medyo mukha nag-load yung Demon Hunter. Ikaw ba as alam ko naglalaro ka na, nakalaro nga kita eh. 'Di ba? Ganun rin ba magiging decision mo for itemization na unahin muna yung Demon Hunter and then later on ituloy ang Raptor? Or wag na natin ituloy yung Raptor? Actually, since second item ko yung Raptor, no? Binubuo ko lang din talaga siya nung first tier tulad ng ginawa ng Claude natin dito just to take yung additional damage niya and slow, no? Yung 10 stacks, no? Tulong yun. At yung stacks din niya. Nako po, pero magkakaroon tayo ng teamfight. Ultimate from Ejector! The Ejector! Ejector! Ingin to the back! Edward! Well down to the hands of SGD Omega. What round a two, play! Ha? Coming round from Haze. Round 2. Nako po! Nako po, hindi na under the turret dito yung ating group. Brother Flaker will be used. But look at Kaja! Ejector! Ejector pala na! Killer will fall down once again. Aqua will try to run away na lang instead of defending the second tier turret on the top lane. Grabe! May pang shred sila dito. Si Claude pumupulit. May panlinis dito si Kenji. Okay. Meron. Hindi ko alam kung paano sila makakaligtas sa ganung kalakas na damage. Right after that clash, guys, kanina 3k lang ang kalamangan. Look at that. Increasing, pataas na ng pataas. Like around 5k na. And palabas na naman ang turtle. Most likely, this is a setup coming from SGD Omega. Look at that haze, guys. Ganun siya kalalim going in sa apat na miyembro ng Blacklist International. Grabe mang zone talaga ang isang Joe doon. Kasi matatakot ka eh with the ejector. Talaga namang maganda hit mangyayari doon. Pero ano po, hit dito. Tamang talon and uy! Nako na, even si Killer using the ultimate Kenji. Tamang matulang naman ang butterfly niya. Pero no one will be taken down, mga kaibigan. Just because disengage for both of our teams dito. Look at that, the knockup coming from Aqua. This is round 2 pero nagkakatalunan na. Mga ninja, tamang sipa lang just to disengage. Mm-hmm. Napansin mo ang SGD Omega, si Hit itself, na bago palang sumet up ang Blacklist International, sinesave, napansin na, look at that, another talon, pero medyo naipit ata si Hit, kinapos siya dito, Hit. Then try to fight back to rescue Hit, medyo muntikan si Hit makakuha, sabay disengage still, they were able to take down another turret, 5-4-9 in terms of objective or turret. Wala pa rin din kukuha ang Blacklist International. It's already 9 minutes para sa ating laro. Yes, and take a look at dito yung mga item natin na upload. May endless battle na to pare of B. Dalawa na. Core item niya compared to the Bruno na ngayon going for the ano pa lang Resurgence Fury. Like 3,000 ang kalamangan or 2,400 ang kalamangan ng Claude against the network ng isang Bruno. Medyo delicates ang core hero nyo pagka ganyan, medyo nalilate kayo. Kailangan lang siguro mag-snatch ng isang maigi si Honda Beast, like crucial, literal na crucial na huli. Ang problema, gusto mo mang huli, sama-sama gaming to eh. Look at that, another knockup coming from Heat. Wala na masyado nakakaligtas dito. Flicker at roaming in si Toshi as well. The second wave is still there. May tatlong wave ang SGD Omega dito. The knockup coming from Heat. Sasabayan ng Blazing Duet. There's a cleanup coming from Kenji. Kung may makaligtas man, another natatalon si Toshi. Ang dami nila pinagkukuha na dito ng damage na hindi nakakasagot ang Blacklist International. Kasi the moment
nasusuntok pa lang ang Blacklist International, nakasuntok na sa kanila si Heat. Nakita mo, yes. Dumaan lang, tinalo na niya kaagad. The grabe, positioning no? of Heat, that's a very aggressive tank. Hindi ko titignan mo. Naku po, kasi parang Heat, talagang kalagayan. Atalon, eh, no? Ang follow-up coming from Heat. Look at the damage with the falling star mo. Edward has been taken down. Q is being chased by Haze. Haze still on the go, pero tamang out lang din man. For SGD Omega, no, this is their time to take the Lord, parang Prof. B. Napakalaking opportunity nito para sa kanila. Tama, this guy is playing in sa another level, etong si Hita. Plus, kung titignan mo yung lineup dito ng SGD Omega, okay lang magkaroon ng team fight sa mga eskinita, dyan sa mga corner. Bakit? Nasusulit kasi ni Kenji yung mga butterflies niya. Isa lang yung way in, way out nyo eh. So, automatically, yung wave ng mga butterflies, salung-salu mo. That's a very smart play galing sa SGD Omega na somehow hindi basta-basta napapansin. Kasi they're trying to create screams or small clash sa mga sulok-sulok na doon sila nagkakaubos-ubos or nakakakuha ng advantage against yeah. Blacklist International. And ang reason no, for the team fights na nangyayari sa mga sulok-sulok dito is just talaga eh. Siya yung nag-e-engage. So once meron siyang i-ejector, automatic, the follow-up from SGD Omega, nandun agad. Pangalaking bagay ng pag-pick off dito na ginagawa ni Haze. Alright, tinignan natin dito, trying to control the Lord dito. Kumakatok na, and Killer will fall. Wala pa silang sagot dito. Down to 20% ang kanilang turret sa top lane. Lumiko naman ang buong SGD Omega. Hinatak na dito! Suppressor up, flicker out si Haze. Mabubuhay pa nga dito, pero pinauna na dito ng kanilang Parsa. And there you go, down had GC, and they need to disengage. Grabe naman talaga yung pinakitang damage dito. Na ngayon ha, medyo napaganda talaga yung pagpasok doon ni Aqua, picking up dito si had GC. No, kaya medyo nawalan din ng clash center yung SGD Omega dito. The damage not enough, no, especially under attack yung Blacklist International, hindi talaga nila mapasok, hindi nila ma-pick off yung atlaban nila. Ang ganda. Oh, pero look at that guys, another setup na naman coming from the side of SGD Omega. Honda Beast na ikipag-bugbugan dito sa sides ng SGD Omega. Disengage na muna. Score natin 6-9 and a flicker, very aggressive. Honda Beast, kala ko makukuha na niya. Chito, si Muntikan ay hindi sapat. There you go. At re-engage, ano muna, bumaga, chill na muna tayo, chill wait lang for another wave. Grabe, no, Blacklist International dito, knowing na wala si Hajizi, they start being aggressive. Pinaita nila na, sige, wala yung ano nila, wala yung hard carry, yung hyper carry nila dito, wala. So I think kaya natin to, so let's go engage. Tako, speaking of engage, grabe naman talaga yung ultimate coming from Heath, and attack! Take off the Heath, ako po, hinatak, the stun is the basic attack, shield connect, healer, we run away, the flicker. Grabe, ang SGD Omega talaga namang ligtas kung ligtas bawat miyembro nila. Alam mo, laging istorya ni Hit dito, hindi ka mamatay. The great escape of Hit eh. Grabe, diba? The clutch, flicker out, after niya i-zone out. Wala nakatulong eh, nung pinipick off ni Hajisi si Aqua, the Cho. Na talagang grabe mang zone dito si Hit. There you go, another turret will fall. 7-1 ang ating objective in favor of SGD Omega, increasing their lead. 11,000 gold lead na po ito. Nako po. And look at SGD right now. I think inaantay na lang dito parin Prof B yung Lord. No, yung level 2 Lord natin to wake up, no. Siguro pag nakuha nila to, susubukan na nilang tapusin. And here makikita naman natin the damage of Kenji, no. Kahit pa Uranus yung kanyang tinarget noon, ramdam na kung gaano kasakit yung ating Chang'e. Mainit ang damage dito ni Chang'e. Kailangan na somehow ma-snatch ang Chang'e or somehow burst. Ang problema, ang gusto mo, ang tumatalon sa harap nyo is si Hit, which is hindi nyo pwedeng atakin. Tatalon sa inyo si Toshi, Esmeralda. I don't know if kaya ba nilang punitin sa ganyan situation, lalo sa item ngayon mismo ni Toshi. They want a pick off, which is hindi binibigay ng SGD Omega. Having that Kajang, ang contract na ginagawa ng SGD, sama-sama tayo. Di pag hatak mo, sasabayan ka namin. Diba? Talagang natatawirin ka namin up until ma-pick off. Isa rin sa inyo. Look at that. The position coming from Aqua. Hindi ata maganda dito. And the focus fire
Nako, tinalo na dito. Zona coming from hit na. Huli rin sa mga seat. There you go. Hit will fall. May tumalo na si Toshi. Knowing the information kung nasan mga position ng hero ng Blacklist International. Pinapahatid na dito ni Kenji. Ang buong barangay ng Blacklist International healer. Trying sustain ang kanyang sarili dito. Nako po, medyo kamali yata na passive doon yung Blacklist International and Ace with Flicker pero hindi itatama yung Executor SD Omega. Uy, dito falling start from Toshi, tinatake yung threat pero look at Claude trying to win the game already but wala minions kasi kaya naman talaga mapapa Flicker out and I think this will be the victory for SGD Omega. Grabe, there you go. Game 1 goes to SGD Omega. Somehow, very flawless in terms of rotation. Pero, ang ating Smart Game MVP of this specific game, walang iba gonna be Hayes. No question asked. Yasu Miao, what do you think? Well, karapat dapat lang I think na si Hayes. Kasi siya yung taga-huli talaga or one-off, taga-pick-off or taga-pili. Piling-pili yung mga kinukuha dito ni Hayes. Kung hindi ba naging successful yung pagkuha dito ni Hayes, lagi naman sinusundan palagi. They have Kupra, they have Esmeralda.